Ikinatuwa ng security guard na si Christian Joseph Loralde ang ginawang paglutang ng suspect na si Jose Antonio San Vicente sa Campo Crame kahapon. Ayon kay Floralde, maipapaliwanag din ni San Vicente ang kanyang panig kaugnay sa viral video kung paano siya sagasaan ito. Masaya po na lumutang na siya, na nagpakita na siya sa publiko. At para masabi na rin po yung mga side niya po, para mapakinggan po natin yung side niya. Bagamat nagpahayag ng kahandaan ang pamilya ng suspect na sagutin ang lahat ng nagastos ni Floralde, wala naman itong planong tumanggap ng anumang tulong mula sa pamilya ng suspect. Bukas ka ba sa pagtanggap ng tulong mula sa pamilya? Hindi po, sir. Hindi po. Mm-mm. So ano ang inaasahan mo ngayon? Yung kaso, sir, na nakasampo po sa kanya, sa korte po. So ibig sabihin talagang itutuloy mo itong pag-asampa ng kaso, dire-diretso ito hanggang sa makuha mo yung hustisya, ganun ba yun, Christian? Opo, sir, hanggang sa tuloy-tuloy ito, sir. Kahapon, kusang nagtungo sa PNP headquarters ang driver na siya ring registered owner ng SUV. Kasi naglabas na si General Danao yung sa news, natakot na talaga ako. Then I said, gawin na natin. We have to go to General Danao already. At dyan na kami mag-surrender, magpakita. Wala naman akong masasabi na hindi naman masasabi ng abogado ko. Kung hindi, my apologies sa nangyari. My apologies sa kay Mr. Floralde at kanyang pamilya. Ipinaliwanag ng abogado ng suspect kung bakit hindi hinintuan ng kanyang kliyente si Floralde matapos nasagasaan. Nagkataon lang, natakot siya, nagpanik siya. Kami naman, ang sinabi ko sa pamilya, kay Joel at saka ang asawa niya, we do not condone the incident as reported on the viral media. Kailangan magpakita si Anton ng personal para mapahayag niya ang totoong nangyari. At saka mag-extend ng apology sa publiko. Idinipensa din ang tatay ng suspect kung bakit hindi agad sila lumutang sa mga otoridad. Hindi na ako capable mag-isip na maayos. Hindi po ba natural lang sa unang may ganyang kagrabing insidente, abogado na tatawagin mo kasi hindi na clear yung mind ko kasi anak ko eh. Yun po ang dahilan. So every time mag-move na ako, nagtatanong na ako sa abogado kasi natataranta na ako. Hindi na nga kami makakain. Ang takot ko, pag hindi na kami capable mag-isip, paano pa? Kasi hindi kami makakain, hindi kami makatulog. Kaya we need yung abogado. Yun po ang dahilan nun kung bakit ganun. Si PNP OIC, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., itinuturing ng solve ang kaso at pinauwi si San Vicente upang harapin na lamang ang kaso sa korte. We consider this case solved, no? Considering that we already filed the case and yun pong ating person of interest or the suspect voluntarily gave up to clear matters at hand. So we are now leaving to the prosecution's office, to the courts, on the proper venue, okay, to answer the matters at hand. So sila na po ang bahala dyan. And we do not want to further comment because it might prejudice the results of the matter at hand sa court. June 5, nang sagasaan ni San Vicente si Floralde sa bahagi ng Julia Vargas Corner, St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, habang nagmamando ito ng trapiko. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.